Okay, magandang umaga sa ating lahat. Magandang umaga, Christine, and magandang umaga, Cornelio. So, ngayon ay ating klase ay Filipino 10 na may paksang tuwiran at dituwirang pahayag sa paghahatid ng mensahe. Overview ng ating talakayan sa umagang ito ay ang pagtatalakay kung paano kayo ay susulat ng sarili ninyong talumpati. So bago yan, ay manalangin muna tayo sa ngala ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoon, kami po ay narito sa online class. Kami po ay nagpapasalamat na ito kami at naway gabayan mo po kami sa araw-araw namin pamumuhay. Naway ilayon mo kami sa anumang kapahamakan at bigyan kami ng lakas ng loob na harapin ang mga pagsubok na lumating sa amin. Sa ngala ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. So, ang mga narito lang sa umagang ito ay nandito si Christine. Paki-turn on ang iyong video, Christine. At saka si Sophia. Okay. Yes, nandiyan si Christine. At saka si Sophia. Sophia. Parang nag-set up ata. Okay. Hinihintayin kong maka-turn on si Sophia Cornelio. Yes, Sophia, hindi ko pa. Okay. Pakikita ng mukha mo. Kahit lang, ano, saglit. Sige, paduol gamay. Okay. Thank you so much, Sophia. So, siguro ay kanina ay pumasok siya na wala lang. Siguro ay nagkaroon ng power interruption. May problema sa kuryente. Okay. So, patuloy tayo. Sa umagang ito ay narito sa slide na makikita dyan sa inyong screen ang mga dapat ninyong ma-achieve or mga layunin. Una, na ibibigay ang sariling reaction sa pinanood na video na hinango sa YouTube or sa ating video na dinownload ko mula sa YouTube na isusulat ang isang talumpati na pang-SONA, okay, State of Nation Address. Ikunuhay kayo ang magiging presidente at magkakaroon kayo ng sariling talumpati. Okay. Pangatlo, nagagamit ang angkop na tuwiran at dituwirang pahayag sa paghahatid ng mensahe. So meron tayong tinatawag na tuwiran at dituwirang pahayag, direct or indirect. Okay? So kung mababalikan natin ang ating tinalakay sa nakaraan, okay, mahalaga ang kalaman o ang kaalaman natin tungkol sa wastong paggamit ng mga pahayag. Okay? Upang maging malinaw at makabuluhan ang ating pakikipagtalastasan sa araling ito, sa ating tatarakay ngayong umaga, yung matututunan ang tungkol sa tuwiran at dituwirang pahayag. Ano nga ba ang pagkakaiba nito? Paano nga ba ang paggamit ng paghahatid ng mensahe? Okay? Una ay kilalanin ang nasa larawan class. Sino ang nasa larawan? Okay. Sino ang nasa larawan? Tama. Ano ang buong pangalan niya, Cornelio? Juan Rodrigo Duterte. Okay. Middle name niya kay Roa, then iyang apelido kay Duterte. Yes. Taga saan si Duterte, Christine? Davao, ma'am. Davao City sa Mindanao. Tama. Ngayon ay ating alamin at laman nyo kung sino ang nasa larawan. Ano ang kanyang tungkuling ginagampanan? Ano ang kanyang tungkulin bilang isang sinasabing nandun sa larawan? Sino siya ang ating presidente? Yes, presidente ng ating bansa. So yung palagay, ano ang kanyang ginagawa sa larawan? Okay, ang samayahang gibuhat diri sa larawan.
Tingin natin. Sona, ma'am. Tama. So, Sona. Sabi ko na kanina ay magkakaroon ng talakayan tayo sa kanyang Sona, State of the Nation Address. Okay? Or paano niya nilalahad sa sumadla ang kanyang mga mensahe. Pangatlo, bakit mahalagang mabatid o mahatid siya, maghatid siya ng mensahe sa publiko? So, mahalagang maghatid siya ng mensahe sa publiko dahil mayroon siyang tungkulin at nais marinig ng mga tao kung ano ang isyung mayroong kinakaharap na ang mga tao ngayon na mayroon siyang sinasabing solusyon. O ano yung kanyang mensahe? Maaaring solusyon ba? O ano ang kanyang panig nito? Panglima, napanood mo ba siya sa telebisyon? O sa narinig mo ba siya sa radyo? O sa newspaper? O sa social media? Paano mo mailalarawan ang paraan ng kanyang pagsasalita? Okay, kayo, ngayon, kayo, ano ang mailalarawan ninyo sa kanya, sa kanyang pagsasalita? Okay, Cornelio, Sofia, anong masasabi natin sa kanyang paraan ng pagsasalita? Hindi lang sa ano yung paraan, yung mga bad side niya, ano yung sistema na pagkakalahad niya sa mga mensahe? Okay, ganun. Anong masasabi lang natin? Walang tama at mali. Okay, Ra, open na. Direct siya, Musturia, ma'am. Yes, nasa indirect. Okay, yes. Indirect? Naapoy? Unsa pa? Unsa pa man? Maliban sa sinabi. Tama, tama ang sinabi mo, Sofia. Formal, ma'am. Formal, yes. Nagkakaroon ng formal. Hindi siya yung, hindi siya yung speaker na hindi handa sa kanyang sasabihin. Diba? Gusto, alam niya ang kanyang sinasabi. Yeah. Magaling at mahusay mga grade 10, Christine at saka si Sofia. So ngayon, narito ang maikling Sona. Hindi yung Sona, yung latest na Sona niya. Ito yung bahagi ng isang video na kung saan ay nagkaroon siya ng talumpati na may kinalaman sa ating kinakaharap ngayon na pandemya. Kung ano yung solusyon niya, ano yung masasabi niya sa ating kinakaharap na COVID-19 dito sa Pilipinas. Okay, pakinggan at unawain ang kanyang mga sinasabi. About the problem of COVID pandemic, it is getting worse. So, once again, I'm telling you the seriousness of the problem and that you must listen. We are awaiting for God's blessing na magkaroon tayo ng vaccine, either from sino dyan na bright boy, China, Russia, America. I'm sure kung meron na sila, they will share it with the rest of the world. In the meantime, habang naghihintay tayo, marami hong problema na pumuputok na. Hirap na nga tayo, wala na trabaho, walang negosyo, and there are people really, you try to mess up with yung kukunti nating, ang ating supply, hanggang dyan lang yan, yung inabot. Kasi hindi natin alam ganun kabilis. In 2 days time, patay ka. So, we are trying to manage na lahat magkaroon equally. Equally is equally. Pera pati pagkain. Ano yung parte ko, parte mo yan. Pero maghintay kayo. Huwag ninyong gamitin ang puwersa. I'm addressing the left na yung pangbabastos ninyong slamming about the distribution. Remember, kayong mga left, you are not the government. Naintindihan ninyo yan? Hindi kayo nasa gobyerno,
and you cannot be a part of what we are planning to do for the nation. Intindihin ninyo yan. Kaya huwag kayong maggawa ng kalokohan at mag-riot-riot dyan because I will order you detained at bibitawan ko kayo pagkatapos na wala na itong COVID. Huwag ninyong subukan ang Pilipino. Do not try to test it. Alam mo, we are ready for you. Gulo o barilan o patayan, I will not hesitate my soldiers to shoot you. I will not hesitate to order the police to arrest and detain you. Ngayon, pag kayo ang na-detain, bahala kayo sa pagkain ninyo. Kasi ibigay ko doon sa mga luko-luko kagaya ninyo, panggulo, ibigay ko na lang yun sa mga matino, pati nangangailangan. Huwag ninyo akong takote ng gulo-gulo. Kasi kung gusto talaga ninyo ng gulo, guguluhin natin ang bayan natin. Total, wala pa naman pagkain. Kung gusto ninyo ng barilan, oh, di sige. Gusto ninyo ng pukpukan, sige. I will not hesitate. My orders are sa police, pati military, pati mga barangay, na pagkaginulo at nagkaroon ng okasyon na lumaban at ang buhay ninyo ay nalagay sa alanganin, shoot them dead. Tindahan na yun. Patay. Eh, kaysa maggulo kayo dyan, di ilibing ko na kayo. Ayun, libing akin yan. Huwag ninyo subukan ang gobyerno kasi itong gobyerno na ito hindi inutil. Ngayon, tinanggal ko sa politiko kasi maraming reklamo. Tinanggal ko sa politiko yung distribution ng pera pati ang bigas na pagkain. Binigay ko kay Secretary Bautista lahat na yan kasi itong DSWD may sariling distribution network na yan. Yung pangtawid. So meron, idagdag na lang nila doon sa matatanggap, doon sa recipient ng pantawid. Idagdag mo na lang ang pera na yan doon sa kanila. Kasi kanila yan. Yung pera na yan, inyo yan. Kaya lang, hindi ko man maibabigay lahat unevenly. Kaya ako na ang kami na sa gobyerno ang distribute pati to determine how much. Do not entertain doubts about dishonesty and corruption. Hindi panahon na yan ngayon. Not this time, ako mismo nagsasabi. Kasi yung iba nagdi-distribute kinakating. Instead of 7, gawain yung 5 doon sa itaas sa repacking. Kaya ngayon, DSWD na. At yung pera, DSWD, pati si Secretary Galvez. Naintindihan ninyo yan? Wala na kayong pakialam. Tinanggal ko na ang politiko. Puro na ito sa gobyerno. Mga military ito pero retired civilian na yan. Yung mga goods, bigas, kung ano pang iba ibigay ng gobyerno, bilisan ninyo at pagkain yan. At mayroon tayo, sabi ko, mayroon tayong ginawang mga hakbang
na to sustain us, but only if there is order in the society. Kasi pag maggulo, walang order, walang distribution na mangyari, kasi inaagaw, inaambos, kaya mapipilitan ako na sabihin, wag na wag ninyong gawin yan, kasi I will not hesitate to order to shoot you. Yun namang mga repacking. Well, anyway, it's DSWD. But everybody else connected with the exercise of preparing the food and money, huwag ninyong kaltasan, huwag ninyong kunan. I will not, hindi ko kayo cook, huhulihin ko kayo, and I will detain you. Makalabas lang kayo pagkatapos ng COVID kung dadating. Kung may walang magdating na pangkontra ng COVID, then hanggang matapos itong mundong ito, dyan ka sa kulungan. Yan ang gusto mo, nag-warning na ako, gagawain mo pa rin, edi gusto mo. Hiningi mo yan eh. Hiningi mo yan. Ang pera dadating, ang pagkain dadating, huwag lang kayong magulo para smooth. Sa Bisaya pa hapsay, ayaw o hadloka ang gobyerno. Do not intimidate government. Do not challenge government. Matatalo kayo, sigurado. Magtiis na lang siguro kayo ng delayed delivery. Pero dadating yan at hindi ka magugutom. Hindi ka mamatay sa gutom. Ito namang isa, itong mga trabahante, mga doktor, mga nurse, health workers, attendants and all, hindi makauwi ng bahay, tinatapunan ninyo ng kung ano-anong mga chemicals na nakakasira ang katawan. Mas una silang mamatay kayong nang sa pasyente doon sa COVID. Yung mga tao na gumagawa ng ganun, I am ordering the police to go around. Huwag kayong mag-standby dyan sa istasyon. Maglakad kayo, tandem, at maghanap kayo ng mga taong bastos. At kung mahuli mo, kung ano yung binubuhos niya doon sa health worker o sa doktor, ibuhos mo rin sa kanya para tabla. Eh bakit? Ikaw lang ba ang marunong? Ditikman mo rin yung ginagawa mo and see if it would make you happy. Ulitin ko, do not. Yung mga doktor, tamo doon sa ospital, yun yung doktor na binuhusan mo, yun yung ang maggagamot sa iyo sa loob ng ospital. Yung mga frontliners, huwag kayo mag-alala. I will support and defend you. Ulitin ko, ngayon, DSWD na, kasi sanay na sila sa distribution ng pera, pati bigas. Secretary Galvez will help in the distribution of the money, or he can handle the distribution of the money while leaving Secretary Bautista to attend to other matters. Yan ang warning ko sa inyo, ha? Yung distribution, wag ninyong i-delay. Wag ninyong, sabi ko, meron na akong pinakulong kung makinig kayo sa radyo.
at yung sa TV, baka magkamali ako. Baka lang magkamali ako. This is the caveat. Baka magkamali ako. May nakita akong traffic enforcer na lumapit sa doon sa tricycle na puno ng goodies. At pinilit niyang kinuha yung isang balot at lumakad siya. I don't know if it was a joke or if it was really intended for him. Inuna lang niya. Pero kung pinilit niyang kinuha, ala nakaw, nakita ko sa ABS-CBN, na-retrieve ko yung footage. Ipakulong ko siya. Kasali rin siya doon sa ano. So, kayo mga kadamay, hindi, wala nang awa-awa. Diyan na kayo. Ang nahuli, wala. I will not tolerate yung sabihin mo na bitawan, mga politiko bitawan. Do not play hero at this time. Because you with a bet, or is it that word, to encourage people to violate the law. Now is the time to set an example to everybody. Hindi kasi ako sanay ng takot-takotin. Not me. So let this be a warning to all. Follow government at this time because it is really critical that we have order. And do not harm the health workers, the doctors and everything because that is a serious crime. At sabi ko sa police, siguro bawal man yan pero ako na ang sasagot. Ibuhos mo uli doon sa nagbuhos sa mga doktor pati nurse. O kung kaya mo, ipainom mo lahat para matapos na ang problema natin. Maraming salamat po. About so, narinig at napanood ninyo ang talumpati ni Ginoong Honorable Rodrigo Roa Duterte na ating mahal na pangulo. Okay? So, sa paraan ng pagsulat ng talumpati, kung makikita o maririnig nyo at mauunawaan ang ating pinanood, ay makikita natin na ang talumpati ay, of course, humaharap sa madla. Okay? Ang may sistema o elemento ng taga isang mananalumpati. Okay? Nakaharap siya sa madla. Formal ang kanyang kasuotan. Kanyang hindi siya maraming kilos. Direkta siyang nakikipag-usap sa lahat. Hindi lang isang tao ang kanyang sinasabihan. Hindi lang isang tao ang kanyang kinakausap. So, sa madla o sa mga taong mga mamamayan ang kanyang kinakausap. Ang mga kaisipang ito ay maaaring magmula sa pananaliksik, pagbabasa, pakikipanayam, pagmamasi at mga karanasan. So kung unawaan natin ang talumpati ni ng ating pangulo, okay? Ito ay masasabi natin ito ay mula sa karanasan, mula sa obserbasyon ng kanyang mga nasasakupan dito sa ating bansa, ba? Meron ding baksang pinatutunang pansin ang mga tagapakinig o bumabasa, kung ano yung pagkakataon. Pero dito sa ating napanood kanina, ito ay seryoso. Kanino ba yung naunawaan yung kausap na pinaparinggan ni Pangulong Duterte? Yung halimbawa yung mga makaliwa, mga leftists. Sino bang sinasabing mga leftist class? Sino ba yun sila? Sino sa tingin natin?
Ngayon, may ideya ba tayo kung sino yung mga leftist o makakaliwang? Mga makakaliwa? Nasa makaliwa, kaliwaan? May ideya ba? Mga grade 10? Mga tao, ma'am. Leftist. Sophia, say it. Nice try, Christine. Sino? Sa yung Sophia, sa yung ano, sariling kakaunawa, sino yung mga leftist na, na pinaparinggan? Cornelio, sino sa tingin natin? Kita, ma'am? Oh, mga leftist, yung makakaliwa class, ha, siguro nga ay hindi pa kayo na ganong na na used sa word na yan. The leftist class ay sila yung mga taong gumagawa ng masama sa ating gobyerno. Sino ba sila? Sila ang mga CPP-NPA group. Okay? So, sila yung tinatawag na leftist, makakaliwa. Bakit? Dahil kumukontra sila sa sistema ng ating gobyerno. Kukunin nila yung mga gamit ng gobyerno, susunugin, sisiraan nila. Okay? So, yan ang mga NPA. Ano sa ng NPA? NPA? Kadungog na po ng word na NPA. NPA man. Yes, ma'am. Yes. Sophia, familiar with the word NPA? Okay. So, sa talumpati ni Pangulong Duterte, sinasalaysay niya na tama mo, mag-ceasefire muna tayo ngayon, di ba? Sa panahon tayo ng pandemya. Ceasefire muna tayo, please, sa panahon ng ito. Kasi hindi masasolusyonan yung problema natin. Wala tayong sapat na pera, walang sapat na tao, ganun ba? Pero itong mga NPA, patuloy pa rin sa kanilang makikipaglaban sa kanilang gustong nais ilaban. Pero kinakalaban nila ang gobyerno. Bakit nila nilalaban ang gobyerno? Dahil siguro may kanya-kanya silang hangarin. Pero mali kasi ang kanilang pinahinahangad sa kanila. Kasi sino ba yung nasa gobyerno? Sino ba ay yung mga, di ba, sino in your araling panlipunan, sino bang bumubuo ng ating gobyerno? The Constitution, sino ba yon? Sino bang bumubuo? Isa may kasulat anang the Philippine Constitution. Kung na-discuss mo na ninyo, di ba, sa karong third quarter. Isa may gagamaan na it's, isa ka ng the writer sa libro? Sino ang gumawa ng Philippine Constitution? Okay. Ang gumawa ng the Philippine Constitution ay ang mga tao. Tayo. Tayo ang bumubuo ng Constitution. Tayo ang gumawa ng ating mga laws. Tayo. Dahil tayo ang namamahala. Tayo ang apektado nito. Bakit hindi sinasagawa ang batas, ang Philippine Constitution? Upang maging organisado ang ating pamahalaan, ang ating sistema sa pamumuhay, ang ating hanap buhay, maging organisado. Nagawa ang Philippine Constitution dahil din sa tayo. Dahil tayo ang bumubuo ng Philippine Constitution, ang ating batas. Tayo ang gumawa ng batas. So, hindi yung writer ng libro ang gumawa ng batas. Hindi ang mga konsehal, ang mga senador. Tayo. Tayong mga mamamayan. So, ibig sabihin, ang government is made by the people. Tayo. Tayong mga nasa mga Pilipino. Pero, kaya nga, gusto nilang buwagin ng mga CCP, CPP, NPA, NDF, ang ating gobyerno dahil gusto nilang sila ang mamuno. Sila ang gustong
sila ang maging mas makapangyarihan kaysa sa atin, tayo. Tayo kasi ang government, ha? Tayo. So, gusto nilang i-control tayo. So, darating dito sa Pilipinas for 52 years naging nabuo ang grupo ng NPA, CPP-NP, the Communist Party ng anti-government. Okay, anti-government man yan sila. For 52 years, hindi sila nagtagumpay. Bakit? Dahil tayo mga Pilipino ay buong-buo tayo. Pero kapag ka tayo ay magpasindak sa kanila, nutuotaan ng ilahang mga black propaganda, ilahatang uwaton sa ilahang social media platforms, saan ba yung mga NPA? Hindi lang NPA class na nandyan sa bukid. Ang CPP-NP or the NPA or yung mga leftists ay nandyan na sa ating mga social media, sa ating classmates, sa ating mga kapitbahay. Okay? So, hindi natin alam, nandyan lang sila. Pero binibrainwash tayo na kontrahin natin ang gobyerno. Bakit natin kinokontra ang gobyerno? To tayo naman ang gobyerno. Tayo naman ang namuno, tayo ang namuhay ng mapayapa. Ginagawa ang gobyerno para maging mapayapa tayo. Ginagawa ang lahat ang gobyerno. Tayo, di ba, tayo ang nag-elect ng tao. So kaya hindi natin susuwayin ang gobyerno. Dahil alam natin ang ikabubuti ng ating mga mamamayan. Protektahan natin ang ating mga Pilipino. Ha? So, sa SONA pa lang, pinapakita ni Pangulong Duterte ang lubos ng pagmamahal sa ating bayan. Ha? Pinoprotektahan ni Pangulong Duterte tayong mga mamamayan na nasa ating mga lupa, tayong mga nandito, tayong mga nag-aaral. Kapag nasama-samang grupo kayo, marami na ang pagka nag-brainwash na kayo class ng mga ganyang mga grupo, maaaring ma-switch, mabago ang inyong pananaw sa inyong pamilya, sa inyong paniniwala, lalong-lalo na sa ating bansa. At hindi na natin kahit na sa ating sarili. Okay? Parang lulokohin tayo ba? So, tayo ngayon, kayo ha, kayo, lalong-lalo kayong mga kabataan. Kayo ang pag-asa ng ating bayan. Tayo ang pag-asa ng ating bayan. Tayo ang susunod na nasa henerasyon na kailangan nating ipaglaban ang ating bayan. Huwag tayong huwag tayong matakot na ipaglaban ang ating karapatan. Huwag tayong matakot na help sabihin ng sa mga otoridad na may mga kahina-hinala ng mga tao na parang yung kaklase mo ba ay sinasabihan na masama yung gobyerno kasi kanina, pero ipaglaban natin kasi tayo naman ang nasa gobyerno. Actually, in the social media class, talamak ngayon ang paggamit ng mga NPA ng ating social media. Ginagawa nila ang ating social media as their platform of brainwashing the Filipino or the mga tao. Alam niyo ba, class, kapag naging halimbawa, ma-overpower lang ha, ma-overpower ang ating bansa ng mga NPA or the CPP-NPA, maaring matulad tayo sa bansang Cambodia na magiging, halimbawa, sila mo over, kunyari, sila mo rule. So, ibig sabihin yan, gagawin nilang tao-tauhan tayong mga naging mga mamamayan ng Pilipinas. So, suguunta nila, if you will watch the Quran, at first they killed my father from Cambodia, makikita mo kung ito ang sistema na mangyayari sa ating Pilipinas kapag hinahayaan natin papasukin sa ating o manaig ang mga Communist Party. Okay?
So at first, they will first killed my father in a movie. Pwede na sa YouTube, basta na sa YouTube or other website. Dira makita kung ang issue sa atong bansa, kung ato ang papanatilihing magpapauto tayo sa mga ibang mga grupo. Okay? So, alam nyo ba na black propaganda ang ginagamit nila ng mga CPPNP para makuha ang masa o mga tao? Okay? So, tayo, wag tayong agad maniwala. Anong dapat natin gawin? Alamin natin, okay, ano yung ginagawa ng gobyerno? Ay, mas marami palang ginagawa ng gobyerno. Pero hindi lang nila ipinapublish. Makikita naman natin, maraming struktura ang nagagawa sa pera. Marami namang ayuda. Hindi lang ang gobyerno, social media, kuan, savvy ka na bang hilig sa social media ang gobyerno? Ha? So, ang mga kontra, dira sila mutira sa mga social media ay ilahang iwas ikuan, i-twist ang istorya. So yan ha. So alam niyo na kung sino ang the leftist or sino ang makakaliwa. Nanawaan niyo, class? Yes, ma'am. Okay, thank you. So ha, may mga grupo, like there were schools in the Philippines, class, na marami ng mga recruiters ng mga NPA. Sino-sino, like UP, University of the Philippines, PUP, at marami pang ibang mga paaralan. Mapasok na siya sa ating mga, kasi mga grupo ng mga NPA, maaring ilang mga membro ay pinapaaral, ng mga, even some teachers daw is, some are members of the CPP-NPA. Pagka alam nyo, class, na medyo, ano na sila, anti-government na sila, ay mali na yung sinasabi, masasabi natin, ay, meron itong pinaglalaban na hindi mabuti sa gobyerno. Ha? So, kayo bilang mga kabataan, ay dapat natin paglaban ang ating gobyerno dahil tayo ang nasa gobyerno. Tayong lahat. Okay? Para sa atin din ang lahat ng mga ginagawa ng gobyerno para sa kabutihan ng lahat, hindi lang sa ating sarili, ha? Huwag tayong selfish. Okay? So, unang dapat kasi isalang-alang sa pagsulat ng isang mabisang talumpati ay ang pagpili ng paksa. Nakasalalay kasi sa ating tatalakayin o ating sasabihin ang ikaganda ng ating mensahe. Basta nakafocus lang ta sa unsay ito ang i-discuss. So, kang Duterte, yaha, nakafocus to sa kung anong siya dapat buhato ng mga leftists, huwag kayong nag-warning siya. Then, of course, sa mga frontliners, di ba? Sa mga tumutulong sa atin, ng mga doktor, anong, mga nurses, okay? So, ikakatagumpay ng inyong talumpati. Of course, sa minakay mo ra o brief outline na doon kadaan. Ano yung mga katangiang dapat taglay ng isang talumpati? Una, tumutugon sa layuning magturo, magpabatid, manghikayat, manlibang, pumuri, pumuna, at bumatikos. Maaring ganyan ang ating talumpati. Mapapanahon ang paksa at may kaugnayan sa okasyong ipinagdiriwa. So tulad ng sa sinabi ni Duterte, yun ay napapanahon talagang issue. Ha, napapanahon tagat, very timely. Okay? Ano ang tuwiran at dituwirang pahayag? So ngayon na ang ating tatalakayin yung talagang pinaka-tampok. So tuwirang pahayag ay kilala bilang the direct speech in English. Ito yung tawag sa pahayag na mismong ang salita or ang sinasabi ang nasa sinasabi sa pahayag. Okay? Ang nasasalita ang nagsambit ng nasabing pahayag. Ginagamitan ng panipi or the quotation, di ba? Quote-unquote. So, panipi ang ginagamit, bantas na panipi. So, tuwirang pahayag ay tulad ng sa halimbawa. Ngayon, tinanggal ko sa politiko kasi maraming reklamo yung distribusyon ng pera, pati ang bigas na pagkain. Okay? Pangulong Rodrigo Roa Duterte. So, yan. So, pang... Iyaha, dito rin gigamitan o quotation kay direct man ang storya.
especially in written type, makita ni mo ning direct na pahayag. Next, ang indirect. Okay, ang indirect or dituwirang pahayag. Ano ba to? Ito yung pahayag na may iba, na may ibang taong nagsabi na sinabi ng nagsasalita. Okay, dito, bawa. Sinabi ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte na tinanggal niya sa politiko ang distribusyon ng pera pati ng bigas na pagkain kasi maraming reklamo. Ibig sabihin, third, ano na siya, second person na ang nagsabi. Okay? Hindi siya yung direktang speech na okay, sinabi ha, sinabi. G-quote good siya. So, naunawaan yung pagkakaiba ng tuwiran at di-tuwiran? Naunawaan? Yes, ma'am. Okay, so naaray, madali lang maunawaan ninyo ang kung naara joy chay ginamit na pahayag or kaning balik bantas. Next, so gawain one kanina naman is yung katanungan about sa talumpati. Ngayon, sa gawain two, react sarili. Okay, reaksyon sarili. Ano yung sarili niyong reaksyon? Ibigay yung sarili reaksyon batay sa napanood niyong video kanina. Dugtungan ang mga pahayag na nasa kahon or sulat ang sagot sa hiwalay na papel sa inyong word. Okay? Halimbawa, ang reaksyon ko sa talumpating aking napanood ay ano? Okay? So, isasalaysay mo ang iyong reaksyon. Maaring ikaw ba ay nasiyahan? Ikaw ba ay nasindak? Ikaw ba ay natuto? Okay? Ipahayag mo dyan. Binubuo lamang ng 3 to 5 sentences. Ha? Tatlo hanggang limang mga pangungusap. Pangatlong gawain. Basahin ang sumusunod na mensahe mula sa tinalakay na sona ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Tukuyin kung ang ginamit na mensahe ay tuwiran o dituwirang pahayag. Kung ito ay tuwiran, gawin itong dituwiran. At kung ito naman ay dituwiran, gawin itong tuwirang pahayag. Okay, dali rin eh. Makaya lang. Ha? Tandaan? Okay, gi-identify then gi-convert ni mo. So, number 1 na siya up to 5 ra to 1 to 5. Next, gawain 4 isagawa isumulat ka sona ko. Okay, sumulat ng sariling talumpating pangsona. Kuno ha ikaw ang presidente ha, gumamit ng angkop na tuwiran at di tuwirang pahayag sa paghahatid ng mensahe. Gawing gabay ang grass. So, na-grass na, isend ako niya sa module. Ang module ako isend yun ninyo. Then, makita niyo ang grass on size situation. So, kayo ay susulat ng sarili niyong talumpati. Okay? Then, out for your quiz this week is 1 to 10. Okay, muna siya. So, ako i-dis, akong ikuan ha, explaining, isagawa, sumulat, sulat ko, suna ko. Okay, one moment. So, pwede na encoded lang ha, encoded ang inyong talumpati. Inyong hang gagawin. Then, ang inyong mga mensahe, mga pahayag, huwag niyong kalimutang gamitin yung tamang mga bantas. Ha? Kung susulat kayo, agagawa kayo, kalimutan yung gamitin ang tamang bantas. Okay? So, here, okay. Week 7. Okay, ano ang sitwasyon or ito ang sa grass? Goal ninyo nitong pagsulat nyo sa ng isang sona ay nakasusulat ng talumpating sona gamit ang tuwiran o dituwirang pahayag. Okay, ikaw ay kumakatawan bilang... Okay, kanihang sitwasyon ha, sitwasyon na siya. Ikaw ay kumakatawan bilang isang SK chairman ng inyong barangay. Naatasan kang gumawa ng isang talumpati para sa kapwa mo, kabataan, upang makatulong sa pandemyang nararanasan. At saka yung mong speech. Okay, of course, ang iyong mga audience ay ang kapwa, kabataan sa barangay. So, mga kabataan ang dapat niyong parang kausap.
situation. Ang iyong barangay ay kabilang sa mga lugar na mayroong mataas na kaso ng COVID-19. Okay? Sa inyong lungsod. Bilang SK chairman, ikaw ay inaatasang humingi ng tulong sa iyong kapwa-kabataan upang masolusyonan ang mga pagpagdami ng mga positibong kaso. Okay, so mga kahal, naadragod na sa sulod ni mo na paghikayat na huwag kayong lumabas, mag-disinfect kayo, huwag kayong kalimutan na patuloy na maglinis, ganyan. Product or output ninyo, isang tanupating hinihikayat sa mga kabataan upang makiisa sa gagawing solusyon upang maiwasan ang pagkalat ng COVID-19. So, update na to, di ba, karon sa ating Dumaguete. Itong Dumaguete Rantana Park is tumarami ang kaso ng mga positibo sa COVID-19. Okay? So, ang criteria sa inyo ha, pagsulat ng talumpati, nilalaman 20% kapag ka nakalahad ng tumpak at kompletong mensahe sa SONA batay sa panapiling taksa. Next, kayusan, maayos ang hanay ng mga kaisipan at pahayag, 20 points. Wika at gramatika, wastong paggamit ng mga angkop na tuwiran at dituwirang pahayag. So, 60 points. So, a total of 60 points ang inyong makuha karon sa inyong output na pagsulat ng talumpati. Okay, question? Mayroon ba tayong katanungan? None, ma'am. Okay, thank you, Sophia. How about Christine? None, ma'am. Okay, thank you very much. Thank you sa inyo hang cooperation today. I will upload this since si Kuan, Harry is ng Kuan Ilahang connection run out sa Ilaha. So thank you so much sa inyo hang cooperation today. You can chat me kung naamay concerns or pangutana regarding sa inyo hang output o sa atong ipang discuss karon. So thank you very much and keep safe. Dilita magsigiglaag, amping, and see you next meeting for your last week of our week, quarter 3. Bye-bye. Thank you very much.